Tayo ay nasa ikalawang linggo na ng Pebrero. Ilang araw na lang? Araw na ng mga puso. Ngayong umaga, muli po nating matutunghayan ang kwento ng ating mga kapusong nangangailangan ng ating pagmamalasakit at kalinga. Ano ang maaari nating itulong sa kanila? Magandang umaga po. Ako po si Connie Angeles. Samahan niyo po kami sa susunod na 30 minuto dito lamang sa programang mahigit na 4 na dekada ng naghahatid ng serbisyo medikal. Magmula noon hanggang ngayon, kapwa ko, mahal ko. Kapwa ko, tanggapin mo. Dating mekaniko si Mang Lionel Mota. Mag-isa niyang binubuhay ang kanyang pamilya sa pagkukumpune ng motorsiklo. Pero ngayon, hindi na nakakalakad si Mang Lionel. Ito ay dahil sa matinding pinsala sa kanyang likod na kung tawagin ay lumbar compression fracture. Paano kayang nagkaroon ng ganitong kondisyon si Mang Lionel? Muli pa kaya siyang makalakad? Narito po ang kanyang kwento. Sa aming pagbisita sa tahanan ni Mang Lionel Mota, ang aming nadatnan at nakausap ay ang kanyang may bahay. Ilang sandali pa, nag-umpisa ng makipagkwentuhan sa amin si Mang Lionel at inilahad niya ang kanilang naging buhay. Ang buhay namin dati mag-asawa po nung araw nung mga nangliligaw pa lang ko sa kanya. Dati na po ako nagtatrabaho sa isang paggawa ng mga motor. Isa po akong mekaniko na nag-aayos ng mga motor at doon po ako tumagal sa trabaho ko yun. Simple ang kanilang pamumuhay. Nakakaraos sila sa kanyang kinikita bilang mekaniko ng motor. Simple lang po, kayang-kaya naman po namin buhayin ko yung dalawang anak. Kaya lang po, pag nagpasukan na po yun, talagang mahirapan na po ako magpaparal niyan. Hindi niya inakala na ang pagsakay rin pala niya mismo sa motor ang siyang magiging dahilan ng kanyang pagkaparalisa. May ginawa akong isang motor doon sa trabaho ko. Tapos sabi ko sa may-ari ng motor, kako ikaw mag-red test, dahil kako, ikaw yung hahawak nito. Yung pag-angkas ko doon sa motor, hindi ako nakahawak sa balikat niya. Bigla niyang binitawan ngayon yung clutch ng motor, yung TMX. Di simple lilipad talaga yun . Paglipad ng motor na yun, nahiwan ako doon sa puwitan. Bumagsak ako doon sa simento. Tapos hindi ko akalain na may tama pala ako rito sa likod. Hindi ko naman ramdam nung hapon na yun. Nung uwian ako, wala naman ako naramdaman. Ayun pala, sa huli na pala ako sisingilin nung naramdaman kong ito. Huli nang huli na talaga yung naramdaman ko. 5 taon bago ako nakaramdam ng ganito, binigla pa ako. Dalawa ang kanilang anak. Ito ang nagiging palaisipan sa kanila kung paano pabubuhayin ang kanyang pamilya, gayong may karamdaman rin ang kanyang asawa. Nag-iisip po ako naman, hindi ako makatulog sa gabi. Kaya iisip kung paano ko palakihin yung mga anak ko na ganito posisyon ko. Iniisip ko, mayroon naman mga mag-ano, may mga nakahawa naman sa amin dyan, mga kapitbahay, bigay-bigay-bigas, bigay ng ulam, bigay. Sabi ko, umiyak ako pagka yung ayaw yung anak kong kumakain ng mga ganun. Ayaw talaga. Ayon sa doktor na tumingin sa kanya sa probinsya, lumbar compression fracture ang naging depekto sa kanyang gulugod. Kinakailangan pa niya ng iba pang laboratory at diagnostic tests upang malaman ang uri ng paggamot o operasyong gagawin kung kinakailangan. Napanood ko po yung kapwa ko, mahal ko, nung Sabado, nung makaraan. Sabi ko sa asawa ko, ako punta ka nga ako ng GME. Alam mo ba ako ng GME sa Kamuning? Panawagan ng isang ama na naghahangad ng kagalingan para na rin maitaguyod niyang muli ang kanyang pamilya. Nawagan po ako kung sino pong may magandang puso, kalooban, na humihingi po ako ng tulong para pampagamot ko po, pambili ng gamot, saka pag
pang allowance ng mga anak ko rito kung maliliit pa. Maraming salamat po. Bukod sa mga gamot at mga laboratory procedures, kailangan din po ni Lionel Mota ng wheelchair. Makakatulong po ito para sa kanyang mobility. Napakamahal po ng mga gamot ni Bang Lionel at hindi niya ito kayang matugunan. Alang-alang po sa kanyang pamilya, patuloy na umaasa si Lionel na may makatugon sa kanyang mga medical na pangangailangan. Sana po naman matulungan natin siya at ang kanyang pamilya. Ang lumbar compression fracture ay ang pagkalamat o pagkabasag ng buto sa buto ng gulugod na kung tawagin ay lumbar vertebra. Ito ay ang buto na matatagpuan sa ibabang bahagi ng gulugod. Ang lumbar vertebra ay isa sa mga pinakamatatag na buto sa gulugod. Kung may madalas na sanhin ng lumbar vertebra ay ang matinding pagkapinsala ng buto dahil sa sakit o karahasan. Isa rin sa mga sanhi ng lumbar compression fracture ay ang pagkakaroon ng osteoporosis lalo na sa mga babaeng may edad na 50 pataas. Karaniwang nakakaranas ng matinding pananakit sa gitna hanggang ibabang bahagi ng likod ang mga pasyenteng may lumbar compression fracture. Maari din silang makaranas ng pamamanhid o panghihina ng ibabang bahagi ng katawan. Para sa may mga lumbar compression fracture na may dulot ng sakit na tulad ng bone cancer, maaari ding makaranas ang pasyente ng hindi maipaliwanag na lagnat, pamamawis sa gabi at bigla ang pagbaba ng timbang. Nakadepende sa lubha ng pagkakabasag sa buto, ang lunas para sa lumbar compression fracture. Para sa mga mild na kaso ng fracture, karaniwang binibigyan ng pasyente ng gamot upang maibsan ang sakit sa likod. Kaakibat nito ang physical rehabilitation at paglalagay ng brace sa apektadong bahagi ng likod. Para sa mga kaso ng lumbar compression fracture na nagdulot na rin ng pinsala sa spinal cord, karaniwan namang inooperahan ang pasyente. Kasabay din dito ang physical at occupational therapy. Importante ang maagap at regular na pagpapatingin sa doktor upang kaagad na maagapan ang lumbar compression fracture. Abril ng taong 2016 nang madat na namin ang batang si Princess Omali na hindi makalakad at may malaking bukol sa kanyang binti. Dahil ito sa iniinda niyang sakit na primary bone tumor. Makalipas ang maraming buwan, nagulat kami nang muli naming makita si Princess na nakatayo at nakakalakad. Kamustahin natin si Princess at alamin natin kung paano nila kinaya ng kanyang pamilya ang pagsubok na kanilang napagtagumpayan sa kabila ng matinding sakit ng bata. Karga-karga noon ang amang si Christian Umali ang batang si Princess nang datna namin sila sa kanilang pansamantalang tinitirhan sa Mandaluyong City. Abril yun ng nakaraang taon. Mula nang maaksidente si Princess noong taong 2015, tuluyan ng namaga at bumukol ang buto sa kanyang binti at tuhod. Nagmula pa sa Quezon ang pamilya ni Princess at hindi nila malaman kung paanong ipapagamot ang bata. Nung pumunta po ako dito, yung anak ko sobrang laki ng tuhod. Walang-wala na talaga. Kumbaga po parang nanghihina na ako. Hindi ko alam kung ito na yung siguro yung pinakamabigat na nangyari sa kanya. Kasi kung titingnan mo siya, hindi na siya makalakad. Isog-isog na lang nung paa niya. Kunting magalaw lang, umiiyak siya. Halos namimilipit sa sobrang sakit. Kaya hindi ko po alam kung ano talagang gagawin ko. Matapos nilang manawagan sa kapwa ko mahal ko, may nakilala ang pamilya na nagbagandang loob na tumulong kay Princess upang siya ay maipagamot. Nung unang beses po ako pumunta dito,
pakiramdam ko nun, walang-wala na ako eh. Kasi kung saan-saan nga po ako lumilibot para maghanap, manghingi ng tulong. Hanggang sa may nagsabi sa akin, pumunta daw po ako dito sa kapwa ko mahal ko kasi isa nga daw po sila sa mga tumutulong para makapagpa-opera. Hindi naman nga po ako nabigo nung pumunta ako dito. Hanggang sa mayroon po isang tao, si Ma'am Juliet Cruz po. Yun po, yung ibang pangailangan, binigay niya. Kung hindi dahil po dun sa panawagan ko, hindi niya po malalaman yung nangangailangan kami. Naawa siya sa anak ko. Yun po, yung ibang mga kailangan, siya na po yung nagbigay. Dahil sa pagkakataong makapanawagan, tila narinig ang kanilang mga dalangin. Di naglaon, naoperahan si Princess. Tinanggal ang bukol sa kanyang binti. At ang peklat na ito ang palatandaan ng matagumpay na operasyon. Nung bago operahan po si Princess, dun po sa ospital, nung una nga po, medyo may kulang pa. Mayroon pang mga pinabibiling doktor. Hanggang sa pakiusap, pangako, yun, hanggang sa inopera siya ng doktor. Nung pagka-opera sa kanya, hindi naman pagkatapos ng opera nun, ano na agad eh, galing na agad. Kailangan babalik-balik sa doktor. Salamat din nga po lahat. Kasi lahat ng time na yung mga kailangan ko na natutugunan ninyo eh, po, lalapit lang ako dito, magsasabi lang ako meron pong ganito, kailangan na naman ng ganito. Yun nga po, naibibigay nung kapwa ko, mahal ko. Kung dati, kinakarga, ngayon, nakakalakad na si Princess. Masayang-masayang kanyang pamilya dahil sa wakas, muling nakatayo sa kanyang sariling mga paa, ang kanilang prinsesa. Bukod po sa lahat ng tumulong, sa lahat po, lahat-lahat, kay Ma'am Juliet Cruz at sa lahat, at saka po, higit sa lahat, sa kapwa ko mahal ko. Kasi po, kung wala po to siguro hanggang ngayon, yung anak ko, hindi pa rin nakakalakad. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po. Sa lahat ng nanalangin at tumulong sa operasyon ni Princess, sa mga doktor at ospital, higit sa lahat sa kanyang donor, maraming salamat po. Naging matagumpay ang operasyon ni Princess Umali dahil sa inyong tulong at panalangin. Ngayong nakakatayo na sa sarili niyang mga paa si Princess, malaya na niyang matutupad ang kanyang mga pangarap sa buhay. At isa na rito ang makapaglaro tulad ng ibang normal na bata. Sa ngalan po ng kanyang pamilya, nagpapasalamat po kami sa mga individual at ahensya na nag-abot ng kanilang tulong. Dalangin po ng aming programa ang kagalingan ng bawat isa. Ang primary bone tumor ay isang uri ng bukol na direktang nagmumula sa buto. Ilan sa mga risk factors ng pagkakaroon ng primary bone tumor ay genetic predisposition at exposure sa radiation. Mataas din ang risk ng pagkakaroon ng ganitong tumor sa mga sumasailalim sa radiation therapy at ilang uri ng gamot sa cancer. Karaniwang tinutubuan ng primary bone tumor ang mga buto sa binti at braso. Maaring nakakaramdam ng pananakit ang pasyenteng may ganitong klase ng tumor, lalo na kung may naiipit itong nerve o ugat. Nakadepende ang paggamot ng primary bone tumor sa uri ng bukol, lokasyon at kung gaano nakalawak ang nasasakop nito na buto at iba pang kalamnan. Nalalaman ito sa pamamagitan ng staging ng tumor. Karaniwang sumasailalim sa tinatawag na limb salvage surgery ang pasyenteng may stage 1 na tumor. Dito tinatanggal ang bukol habang iniingatan na hindi magalaw ang mga kalapit na ugat at kalamnan. Para sa stage 2 at 3 na tumor, karaniwang sumasailalim muna sa chemotherapy treatment ng pasyente upang mapaliit ang bukol bago ito tuluyang tanggalin. Importante na magpakonsult agad sa doktor kapag nakakaranas ng mga sintomas ng primary bone tumor. Ito ay upang maagapan din ang pagpapagamot sa sakit na ito. Wow.
ay pumapalaot si Randy Mungaya upang mag-isda at makapaghanap buhay para sa kanyang pamilya. Pero mula nang magkasakit ang kanyang panganay na si Ryan ng leukemia, madalas ospital at hindi pangingisda ang sadya ng pagpapalaot ni Randy kasama ang kanyang mag-ina. Nagtungo kami sa Binangonan Rizal upang bisitahin at kamustahin si Ryan. Narito po ang kanilang kwento. Mula sa bayan ng Cardona, Rizal, tinawid ng pamilya Mungaya ang Laguna de Bay sakay ng pampasaherong bangka upang makarating sa daungan ng Binangonan, Rizal. Dito nakilala namin ang pamilya Mungaya. Ang batang ito na si Ryan ay panganay sa tatlong mga anak ni na Laureline at Randy. Dito nila inilahad sa amin ang kalagayan ng bata. Nagsimula po ang sakit ni Ryan na leukemia noong pong April 2015, napansin ko po sa anak ko na maputla po siya. Tapos yung pong tiyan niya medyo malaki po. Ayan po. Tapos hindi po na ano yung lagnat niya, hindi po nawawala. Pasa-pasa. Opo, may pasaring po, ganun. Yung pong bago po siya dalahin sa ospital, may inunong po siya na gamot po, yung para po sa lagnat, paracetamol, at saka po yung vitamins po sa dugo po. Ngayon, nung umiinom po siya noon, wala po namang pagbabago. Tapos po ayun, na pinatingnan po namin siya sa ospital po, hanggang sa, yun po, na-diagnose po siya nga po noon na may acute lymphoblastic leukemia po yung anak ko. Pangingisda ang ikinabubuhay ng pamilya ni Ryan. Madaling araw pa lang, pumapalaot na ang amang si Randy para may pamtawid. Gutom sila ng kanyang asawa at mga anak. Mula nang magkasakit si Ryan, naging limitado ang pangingisda ng kanyang ama dahil kinakailangan nilang bumalik lagi sa ospital. Ayan nga po, na tumatawid pa po kami ng isla. So aalis po kami doon, ma'am, ng madaling araw pa ho. At kailangan po maaga po dahil malayo pa ho yung hospital po na pinupuntahan namin na pinagpapagamutan ng anak ko po. Sasakay po kami ng bangka. Tumatagal po yung biyahe namin sa bangka, mga kalahating oras po. Ayan po, depende po sa oras po ng biyahe po namin sa bangka. Halos naging pangalawang bahay na nila ang bangkang ito sapagkat dito na sila nagpapalipas ng maghapon o kung hindi naman, magdamag habang naghihintay ng biyahe at iba pang pasahero. Mga halos isang taon po, mayigit na ho kami nagpapagamot po sa karamdaman po ng aking anak. Hindi na nila alam kung saan pakukuha ng pondo dahil sa halaga ng mga gamot na kailangan para sa tuloy-tuloy na chemotherapy treatment ni Ryan. Ngunit hindi sila nawawala ng pag-asa na ipagpatuloy ang laban, lalo pat nakikita nilang gumagaling ang kalagayan ng bata. Ayun, sa ngayon, medyo okay naman po yung epekto sa kanya ng chemotherapy. Kailangan lang po ay dire-diretso po. Humingi po ako ng tulong sa inyo para po sa mahabang chemotherapy po ng aking anak na si Ryan Mungaya. Pangarap ko po sa ano ko talaga na maging survivor siya at magabayan siya ng Diyos. Sa tulong na rin po ninyo na kung sino man po tutulong sa ano ko ay nakaano po siya sa kanyang sakit na cancer. Yun lang po, salamat po, maraming salamat. Isang taon nang nagpapagamot si Ryan sa kanyang sakit na leukemia. Kailangan nila ng pondo para sa tuloy-tuloy niyang chemotherapy treatment, pati na rin sa kanyang bone marrow tests. Kinakailangan ito upang masubaybayan ang kanyang kondisyon. Pangingisda ang inabubuhay ng kanyang pamilya at hindi nila kayang tugunan ang gamutan ni Ryan. Sana po matulungan natin sila. Ang SM Foundation ay sangay ng SM Group of Companies. Katuwang ng kapwa ko, mahal ko ang SM Foundation sa pag-aatid ng serbisyo publiko. Layunin ito na mapataas ang antas ng mga kabataan na naglalayon na makapagtapos ng kolehiyo sa pamamagitan ng SM Scholarship. Nagpapatayo rin sila ng mga school buildings sa mga piling lugar.
Binibigyang halaga rin nila ang pagtataguyod ng magandang kalusugan sa pamamagitan ng paghatid ng gamot para sa kapwa. Ito'y medical and dental mission sa buong Pilipinas. Nariyan din ang pagtatayo at pagpapaganda ng mga health center sa iba't ibang lugar kung tawagin ay Felicidad C. Wellness Center. Mayroon din silang community development program. Layunin ito na makatulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga livelihood programs, spiritual development, at immediate disaster response o Operation Tulong Express. Ang lahat ng ito ay tinutugunan ng SM Foundation. Malaking pagsubok para sa mga pamilyang naghihikahos ang pagkakaroon ng malubhang sakit o kapansanan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sa inyong tulong at donasyon, maari natin silang mabigyan ng panibagong lakas at pag-asa na ipagpatuloy ang laban. Maari po kayong makipag-ugnayan sa aming tanggapan para sa anumang inyong maiaambag. Bukas rin po ang aming official website, Facebook page at email account para sa inyong mga katanungan, suhestyon at donasyon. Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building, GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telepono 9827777, local 9950, o direct line number 333-7684. Sa mga nais mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng ipinapanawagan, maaari po kayong mag-deposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM Malls. Ang mga BDO branches sa mga SM Malls ay bukas araw-araw kahit Sabado o Linggo. Ang ating pong email address, kapwako@gmanetwork.com. Sa Facebook, www.facebook.com/kapwako. Bisitahin ang aming website, www.kapwako.org, para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maaari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, at Globe GCash. Kailangan din namin ng mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches at nebulizers. Ang mabuting balita ng Panginoon mula sa Kawikaan, Kabanata 12, Talata 25. Ang kabigatan ng puso ng tao ay nagpapahukot, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. Sa ngalan po ng Kapwa Kumalco Foundation Chairman, Attorney Felipe Henry Gozan, at sa aking partner na si Ginoong Orly Mercado, ako naman po si Connie Angeles. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa SM Foundation at sa iba pang mga ahensya at individual na patuloy na tumutulong sa mga adhikain ng aming programa. Lagi po sana nating isa puso ang diwa ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat po. Magkita tayo sa susunod na Sabado.